Nakalipas ang isang buwan na aresto na ang isa sa mga gunman sa viral na pagpatay sa dalawang sakay ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Ang suspect, tinurong mastermind sa krimen, ang mismong anak ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Akinsin ng Nobyembre nang mag-viral sa social media ang brutal na pagpatay sa mag-living partner habang sakay ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Halos mag-iisang buwan na nakalipas, inireport ng Nueva Ecija Police ang pagkakaaresto ng isa sa mga gunman. Siya, si Alan De Los Santos, ang huling bumaba sa bus base sa dashcam video. Hinuli ang suspect na sa dalawang arrest warrant laban sa kanya para sa mga kasong statutory rape, isa sa Gimba, Nueva Ecija, at isa naman sa Ilagan City, Isabela. Sangkot din daw siya sa gun for hire activities. Ayon sa Nueva Ecija Police, may informant na lumapit sa kanila at kumilala sa suspect base na rin sa kuha ng dashcam video. Naaresto ang suspect nitong November 20 sa Dilasag, Aurora. Nakuha sa kanyang sombrero at shorts na kanyang ginamit. Base sa extrajudicial confession ng naarestong suspect, sinabi niyang ang anak ng babaeng biktima na nakilala lamang niya bilang alias ni Soy ang kumontak sa kanila at nag-utos na ipapatay ang sarili niyang ina at living partner nito. Dala daw ito ng matinding galit at away sa pera. Nitong Setyembre pa raw na mag-umpisang kontakin ng sinasabing mastermind sa krimen ng mga namaril, nasa 60,000 piso ang halagang kapalit sa kadepe na tutumbang biktima. 20,000 piso ang ibinayad na pauna at hindi na raw ibinigay ang natitirang balanse. Base sa salaysay ng suspect, sa bus terminal dapat sa Kawayan City, Isabela sila sasakay kasama ng mga biktima pero hindi natuloy dahil napuno kaagad ang bus. Isinakay daw sila sa isang sasakyan kasama si Alias de Soy, live-in partner nito at isang lalaking nagmamaneho. Sinundan daw nila ang bus na sinakyan ng mga biktima. Inunahan daw ng sinasakyan nila ang bus at nag-abang sa kordon ni Isabela. Pero hindi pa rin sila nakasakay noon dahil sumenyas ang driver na puno pa rin ito. Dito na dumiretso ang mga suspect sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakuhaan pa nga ng dashcam ng bus ang pag-abang ng mga suspect sa labas bago sumakay. Mula rin sa mga nakalap na testimonya at ebidensya, kinilala ang isa pang gunman na si Romelito Fabianes alias Umpak. Sangkot din daw siya sa gun for hire activities. Itinanggi naman ng kampo ng anak ng babaeng biktima ang pagkakasangkot nito sa krimen. We are saddened na ganun yung nangyari, pero we have evidence to show, no? Yung video evidence at saka may CCTV evidence kami na pwede naming magamit sa korte. Sa ngayon, sinampahan na ng double murder ang dalawang gunman, ang nagsilbing driver ng mga suspect, si Alias de Soy, pati live-in partner nito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.